Hello at welcome sa Juice TV official channel. Now sit back, relax, and enjoy the movie. Ang palabas natin ngayon ay pinamagatang The First Grader. Nagsimula ang pelikula sa isang matanda na nagngangalang Marugi na nagbubungkal ng lupa para itanim ang mga buto ng gulay, tapos ay inisikaso ang mga alaga niyang kambing. Pagbalik niya sa loob ng bahay, narinig niya ang anunsyo sa radyo na magbibigay ang gobyerno ng libreng edukasyon para sa lahat. Kailangan lang magdala ng birth certificate upang makapag-enroll. Sumunod na araw, nagpuntahan ang mga magulang sa eskwelahan upang i-enroll ang kanilang mga anak. Habang abala si Teacher Jane sa registration, tinawag siya ng isang lalaki dahil may matandang naghahanap sa kanya. Paglapit niya kay Marugi, ibinigay nito ang dyaryo na may nakasulat na ang edukasyon ay libre para sa lahat. Sinabi ni Jane na ang libreng edukasyon ay para sa mga bata. Iginiit ni Marugi ang narinig sa radyo na ang edukasyon ay para sa lahat. Sumabad si Teacher Alfred na sumobra na ang dami ng mga bata na gustong mag-enroll at hindi sila tatanggap ng isang matanda na halos hindi na makalakad. Unang araw sa eskwela, sinimula ni Jane ang pagtuturo sa mga bata. Habang pinapahiram ang lapis sa estudyanteng wala pa nito, tinawag siya ni Alfred upang harapin si Marugi sa labas na umaasang makakapag-aral. Muli ay sinabihan siya ni Alfred na hindi sila tatanggap ng matandang estudyante. Nagbitaw ng masakit na salita ang guro na umuwi na siya at mamahinga ng tuluyan. Nasaktan si Marugi at nagwika na hindi pa siya patay. Ipinagpalagay ng guro na hindi niya kayang bumili ng gamit kaya nagsabi ito na kailangan ng school uniform at sapatos upang matanggap. Tapos ay pinakausap niya kay Jane ang matanda. Tinanong siya ng guro kung bakit gusto niyang mag-enroll sa paaralan. Sumagot si Marugi na gusto niyang matutong magbasa. Humingi ng paumanhin ang guro dahil wala siyang magagawa, gustuhin niya mang tanggapin ang matanda. Umuwi si Marugi at nagmuni-muni kasama ang mga alagang manok. Ibinente niya ang mga ito upang magkapera at makabili ng school uniform gaya ng hiling ng gurong si Alfred. Isinuot ni Marugi ang kanyang uniforme at sapatos tapos ay nagpunta sa paaralan. Tinawag muli ni Alfred si Jane upang paliwanagan ang matanda. Sinabi ni Jane kay Alfred na si Marugi ang tipo ng tao na hindi basta-basta sumusuko. Nagsabi ang lalaking guro na huwag magpapadala sa kakulitan ng matanda. Nagsabi pa siya na kung iniisip niyang tanggapin si Marugi, malaking problema ito sa Ministry of Education. Sumang-ayon si Jane sa co-teacher at tinanong si Marugi paano niya ito ipapaliwanag. Nagwika ang matanda na magiging mabuti siyang estudyante at mag-aaral ng mabuti. Pinagbuksan siya ni Jane ang gate at nagpa siya na tanggapin siya sa eskwelahan. Dinala ni Jane si Marugi sa klase at sinabi sa mga mag-aaral na may bago silang ka-eskwela. Malugod ang pagtanggap sa kanya ng mga bata. Sinabihan ng guro si Marugi na maupo sa likuran ngunit sinabi niyang hindi niya makikita ang nakasulat sa pisara mula doon kaya pinaupo na lang siya ni Jane malapit sa harapan at ipinagpatuloy ang pagtuturo sa mga mag-aaral kung paano isulat ang letrang A. Habang papauwi si Marugi ng bahay, nadaanan niya ang grupo ng mga lalaking tambay na minamasama ang pag-aaral niya. Sinabihan siya ng mga ito na tigilan na ang kalokohan niya at hindi siya bagay sa eskwelahan dahil matanda na siya. Pagdating sa bahay, nagbalik ang mapapait na alaala sa kanyang isipan kung saan ang kanyang bansa ay sinakop at kontrolado ng mga Briton. Sumunod na araw sa paaralan, naupo siya sa tabi ng isang batang babae at batang lalaki na si Kamau. Tinawag ni Jane si Kamau para isulat ang number 5 sa pisara ngunit kailangan nitong ulitin ang sulat upang may tama. Pagkatapos ay tinawag ng guro si Marugi para isulat ang number 6 ngunit hindi ito narinig ng matandang estudyante. Oras ng recess, nakaupo si Marugi sa gilid habang naglalaro ang mga bata. Nilapitan siya ng batang may kakulangan sa paa na katabi niya sa upuan. Tinanong siya nito kung may sakit ba siya. Nagsabi si Marugi na may problema siya sa tainga kaya hindi siya nakakarinig ng mabuti. Sinabi sa kanya ng batang babae na pag naging doktor siya ay gagamutin niya ang sakit niya sa tainga. Pagbalik nila sa loob ng silid-aralan, pumasok si Alfred upang suriin ang ginagawa ng mga mag-aaral. Nang magawi siya sa tapat ni Marugi, sinabi niyang mapurol na ang lapis niya at hindi magandang ehemplo ito sa mga batang kaeskwela niya. Inutusan siya ng guro na tasahan ang lapis. Tumayo ang matanda para gawin ang utos. Muli ay nagbalik ang alaala niya kung saan nakaranas siya ng torture sa pamamagitan ng pagtusok ng lapis sa tainga niya. Nang bumalik ang diwa niya, sumama ang pakiramdam niya kaya sinamahan siya ni Jane para magpahangin sa labas. Habang nagpapahinga sa labas ng silid-aralan, nilapitan siya ng batang babae at tinanong kung saan galing ang bracelet niya. Sinabi niya na dati siyang nakulong dahil nilabanan nila ang mga Briton na inagaw ang lupain nila. Pinatahimik sila ng mga dayuhan ngunit nilabanan nila ang mga ito at sinigaw nila ng malakas ang salitang kalayaan.
Kasama ang mga bata, paulit-ulit nilang sinigaw ang salitang kalayaan na nakuha ang atensyon ng mga guro. Sinabi ni Alfred na magdudulot ito ng problema sa lahat. Isang araw, may photographer ang sadyang nagpunta sa paaralan upang kuhanan si Marugi ng litrato kasama ng mga bata. Naibalita rin sa radyo ang tungkol sa isang matandang lalaki na nag-aaral sa elementarya. Kinabukasan, nakita ni Marugi na sinisipan ng isang estudyante ang kaeskwela niya kaya pinalo niya ito ng yantok. Mabuti na lang ay naawat siya ng mga guro. Ilang saglit pa ay dumating ang superintendent upang alamin kung totoo ba ang balita na may matandang lalaki na nag-aaral sa elementarya. Hindi siya natutuwa sa balita at nagtanong kung sino ang nagpahintulot sa matanda na mag-aral doon. Inamin ni Jane na pinayagan niya si Marugi na makapasok. Sinabi ng kinatawan na kailangan nila itong paalisin sa eskwelahan sa araw ding iyon. Tinawagan ni Jane ang kanyang asawa para humingi ng tulong ngunit wala rin itong magawa. Bumisita si Jane sa sekretarya ng edukasyon at idinulog ang kaso ni Marugi. Sinabi ng sekretarya na hindi nila siya matatanggap sa paaralan dahil maaaring magbigay ideya iyon sa ibang matatanda na mag-aral din kasama ng mga bata. At mauubos nito ang budget ng pamahalaan na dapat ay nakalaan lamang para sa mga bata. Ang tanging magagawa nila para kay Marugi ay i-enroll siya sa eskwelahan ng mga matatanda. Sa kalaunan, binisita ni Jane si Marugi at sinabi sa kanya ang balita. Pumunta si Marugi sa kanyang bagong paaralan upang subukang mag-aral doon ngunit malaki ang pagkakaiba nito sa elementarya. Ang mga estudyante sa adult school ay pasaway at hindi nakikinig sa kanilang guro. Bago umuwi, dumaan siya sa bahay ni Jane at hinintay ang guro na makauwi. Niyaya siya ng guro na pumasok sa loob upang makapag-usap sila. Sinabi niya na kasama siyang nakipaglaban upang mabawi ang kanilang lupain at kalayaan mula sa mga Briton. Gayunpaman, walang silbi ang isang tao kung hindi siya marunong magbasa. Nakiusap siya sa guro na turuan siyang magbasa. May sulat siya na gustong-gusto niyang basahin pero hindi niya magawa dahil hindi siya nakapag-aral. Tinawagan ni Jane ang kinatawan ng edukasyon at tinanong kung pwede nilang ikonsidera ang pakiusap ni Marugi dahil wala itong matutunan sa adult school. Sa kasamaang palad ay wala siyang nakuhang tugon mula sa superintendent. Kinabukasan sa paaralan, inabutan ni Jane si Marugi na pinangunahan ang pagkanta ng alpabeto. Matapos ang kanta, pinaupo niya ang mga bata at nagsabing nandoon siya upang magpaalam. Hinarap niya si Jane at sinabi sa kanya ang sinabi niya sa mga bata. Na ang kambing ay hindi marunong bumasa at sumulat ng sarili nitong pangalan. Kaya't ang isang taong hindi marunong bumasa ay hindi nalalayo sa isang kambing. Kaya kailangan nilang mag-aral ng mabuti. Sinabi sa kanila ni Jane na ang mga kambing ay matalinong hayop at napakatigas ng ulo. Maaari silang makakuha ng aral sa mga ito dahil hindi sila basta-basta sumusuko. Inanunsyo niya sa klase na mula ngayon ay si Marugi na ang magiging assistant niya sa pagtuturo. Kumalat ang kwento ni Marugi at ang buong bansa ay may natututunan sa pagpuporsige niya. Nagdulot iyon ng galit sa mga magulang ng mga mag-aaral dahil sa tingin nila ay hindi dapat kasama ng isang matanda ang kanilang mga anak sa eskwelahan. Bumalik ang superintendent sa paaralan at iginiit kay Jane na si Marugi ay dapat nasa adult school. Sinabi sa kanya ni Jane na walang pera si Marugi at tumugon siya na magkakaroon siya ng pera sa lalong madaling panahon dahil ang gobyerno ay magbibigay ng kompensasyon sa mga mau-mau na dating lumaban sa mga Briton. Walang nagawa si Jane kung hindi ang sumunod sa nakatataas sa kanya. Nagbalik ang alaala ni Marugi kung saan pinatay ng mga Briton ang asawa niya sa harapan niya at mga anak niyang nag-iiyakan. Matapos ang klase, tinulungan ni Jane si Marugi na matutong magbasa ng ilang maiikling salita tapos ay ipinagpatuloy ni Marugi ang pag-aaral magbasa sa bahay. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na nagsabing alam nilang patuloy niyang tinuturuan si Marugi. Alam din ito na nag-iisa lang siya sa bahay kaya nagbanta ito na mag-iingat siya. Natakot si Jane at agad tinawagan ang kanyang asawa upang isumbong ang pananakot. Umuwi si Charles sa kanilang bahay. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang lalaki. Siniraan ng lalaki si Jane sa pagsasabing niloloko siya ng kanyang asawa dahil may kinakasama itong ibang lalaki. Pinuntahan ng ama ng estudyanteng si Kamau si Marugi at humingi ng pera. Sinabi niya na alam niyang binabayaran siya ng media at gusto niyang makibahagi dito. Sinabi ni Marugi na wala siyang pera tapos ay pumasok sa kanyang bahay. Binayaran ng ama ni Kamau ang ilang mga lalaking tambay upang pumunta sa eskwelahan at turuan ng leksyon si Marugi. Nasaksihan ni Kamau ang pinapagawa ng kanyang ama. Di nagtagal ay nagpunta ang mga lalaki sa eskwelahan at nanggulo. Di natakot si Marugi at hinarap ang mga lalaki. Pinagpapalo niya ang mga ito ng yantok hanggang sa umatras. Lumipat ang eksena kay Marugi na tinabihan si Kamau. Tinanong siya ng bata kung okay lang siya. Sumagot ang matanda na ayos lang siya. Tinuruan niya ang bata ng isang ritmo upang madaling matandaan kung paano isulat ang number 5. Long neck,
Tommy Fat, number 5 wears a hat. Kasunod nito ay nakatanggap ng sulat si Jane na nagsasabing ililipat siya sa ibang eskwelahan sa ibang lugar. Nang ikwento niya ito sa kanyang asawa, nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sa tingin ni Charles ay sobra na ang ginagawa niyang sakripisyo matulungan lang ang isang matanda. Binisita ni Jane si Marugi upang ipaalam sa kanya ang di magandang balita. Nagsabi si Marugi na maaaring sobrang tanda na niya para mag-aral. Gayunpaman, pinalakas ni Jane ang loob niya sa pagbahagi ng sinabi sa kanya ng ama na hindi natatapos matuto ang tao hanggang sa tabunan ng lupa ang kanyang mga tainga. Sumunod na araw, isang bagong guro ang paparating sa paaralan upang palitan si Jane. Natuwa ang mga magulang sa pagdating ng bagong guro. Gayunpaman, iba ang nasa saloobin ng mga mag-aaral. Nang papasok na ang guro, ikinandado ng mga bata ang gate ng paaralan at nagsimulang ihagis ang anumang makuha nila sa mga magulang at sa bagong guro habang isinisigaw ang pangalan ni Teacher Jane. Dahil dito, ang bagong guro ay natakot at umalis. Kasabay nito ay bumiyahe si Marugi sa Nairobi upang makausap ang chairman ng Ministry of Education. Sinabi niya sa kanila na ipinaglaban niya ang kalayaan ng bansa nila tapos ay ipinakita sa kanila ang mga natamo niyang mga sugat. Aniya, maani lamang nila ang kanilang itinanim sa kanilang mga anak. Ang mga bata ay kailangan ng mabuti at magaling na guro. Hiniling niya sa kanila na ibalik si Jane at pagkatapos ay umalis siya. Hindi nasayang ang effort niya dahil binalik si Jane sa dating paaralan. Natuwa si Marugi at ang mga bata na nagmamadaling sinalubong ang kanyang pagbabalik. Nang maglaon ay dinala ni Marugi ang kanyang liham kay Jane upang magpatulong na basahin ito. Nang makita ni Jane ang nilalaman ng sulat, ipinabasa niya ito kay Alfred. Ang liham ay mula sa presidente ng Kenya at nagsasabi na si Marugi ay tatanggap ng kompensasyon kapalit sa malupit na pagtrato sa kanya at sa lahat ng mga taon na ginugol niya sa iba't ibang bilangguan. Ipinagmamalaki siya ni Jane at sinabing nandito sila dahil sa kanya. Sinabi ni Marugi na hindi pa ito ang katapusan at ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Mag-aaral siya hanggang kamatayan. Sa pagtatapos, nakasulat ang katagang si Marugi ang may hawak ng Guinness World Record na pinakamatandang tao na nagsimulang mag-aral sa elementarya. Naimbitahan rin siya sa United Nations upang magsalita sa harap ng iba't ibang lider sa buong mundo tungkol sa kapangyarihan ng edukasyon. Nagbigay siya ng inspirasyon sa bagong henerasyon na pumasok sa paaralan sa unang pagkakataon.